Kumpleto na ang N-Bank ng Commission on Elections matapos manumpa ngayong araw ang dalawang commissioners ng poll body. Ang pagpapalawig sa digitalization ng poll body at usapin sa vote buying ang ilan sa bibigyang prioridad ng dalawang opisyal. Ang sentro ng balita niya mula kay Joshua Garcia. Manumpa na ngayong araw ng Lunes ang dalawang bagong commissioner ng Commission on Elections o COMELEC. Matatandaan na nauna nang kinumpirma ng COMELEC ang appointment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Ernesto Ferdinand Maceda Jr. at reappointment ni Nelson Celis bilang mga commissioner ng poll body na may terminong tatagal ng hanggang ikalawa ng Pebrero sa taong 2029. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ngayong kumpleto na ang N-Bank ay mas mapapadali na ang pagtugon sa mga pending na kaso ng COMELEC. Of course, magkakaroon ng unloading ng mga cases and raffle of cases, especially to the new commissioners, mabibigyan sila ng mga assigned cases nila. Yun naman usually nangyayari, and therefore, we will expect that in the next few days and perhaps until next week, folder of cases will be brought to their offices. Ayon naman kay Maceda, buong puso niyang tinatanggap ang mga hamon na patuloy na hinaharap ng COMELEC ukol sa usapin ng vote buying. So we're going to treat it like any other challenge, and we're going to ensure that on behalf of the commission, the people that will work on this with me will come up with output na magiging reasonable naman, all in the way of assuring our people that we are capable, no, as much as we can to prevent these kinds of practices or to bring it to light. Ipiniliwanag naman ni Celis ang kanyang magiging papel pagdating sa pagpapalawig pa ng digitalization ng ahensya. Yung RA 9369, hindi lang po tayo doon nakabase sa digitalization sa batas ng automated election law, but also digitalization within the commission. So, yan ay naaayon din sa e-governance and e-government. So yan po ang magiging direksyon po natin ito sa Commission on Elections. Joshua Garcia para sa Bayan.